Sir Raffy, nais ko pong ireklamo ng aming is kay Kagawad at kanyang mga barkada, sir, sa pangbubuli sa akin. Sa pag-edit ko ng picture ko, binaboy po nila, sir, pinagtawanan sa kanilang group messenger, sir. Nilagay po nila, sir, sa kalahating baboy, sa kakalahating dragon, tapos nilagay po nila yung ulo ko, sir. Wala akong nakikita and kinonsulta ko na po ito sa abogado. Wala pong nakikita na paglalabag ako sa'yo, Mr. Mark Frutado. Sino ba yung abogado mo nagsabi na walang masama na bababuin mo ang isang tao sa social media? Gagawin mo katatawanan? Pakisabi doon sa abogado mong yan, sabi ni Raffy Tulfo, po siya. Pakiawat lang po, Chairman, kasi nakakaawa naman itong si Mr. Mark Anthony Frutado. Kung mamarapatin po ninyo, ay maski dito sa opisina ko, maski bukas o mamaya, pagharap-harapin ko sila para masolusyonan po namin yung ano, problemang yan. Mabuti naman, Chairman. Sige po. Asahan ko po yan, Chairman, ha? Bilang ama ng barangay, kayo na pumbala. Sige po. Sige, Mark, ilabas mo lahat yung ano mo sa loob. Hindi, kasi Kap, bakit kailangan nila i-edit yung picture ko? Pagtawanan. Tapos, sinali po nila ako sa group chat nila, Kap. Kailan ba nabuo yung group chat na yan? Wala pa pong 1 month. Pagkatapos nila mag-edit, tinag nila ako doon, Kap. Pero hindi ko pa po na-accept yung message request ng group na yun na i-accept ko bago ako sumali. Mm-hmm. Tapos, bago ko po nakita yun, Kap, tinanggal na po nila agad ako. Pero nag-iwan pa rin po ng ebidensya kasi nag-message request pa rin po yung group na yun, Kap. Tapos, bigla ko pong nakita na, ipasa mo na yung picture dito, ganyan. Sabi ko nung picture, pagkakita ko yung picture ko pala, Kap, na kalahating baboy, kalahating dragon, tapos ulo ko po. Pinagtawanan din po nila yung picture ko, last ko na daw po itong lockdown. Sino ang gumawa nun? So, Nash, ikaw ang gumawa nun? Opo. Ang mali ko lang po, hindi ko po alam na ganun po magiging reaction niya. Bakit mo naisipang gawin? Biruan lang po yun, parang asaran lang po. Hindi ko po alam na magiging ganun yung reaction ni Mark. Sino sa inyo mga nag-react doon? Huwag kayong magsinungaling. Aminado po kami na may mali po kami doon. Nag-react po ako, Kap, pero ang sinabi ko po doon, hoy, masyado ng foul yung ginagawa nila. Aminado po ako, Kap, ako po yung nag-resend ng picture. Pero wala po akong sinabi na foul doon, na nilalait ko po siya, pinagtatawanan ko po siya. Tapos nag-react din po si Kagawad na, huy, ano yan? Kasi nga po, mali nga po. Nasobrahan na po sa biro yung iba. Ikaw naman, ano yung nireact mo? Sabi ko lang po, mamimiss ka po ng mga naka-lockdown. Yun lang po. Kasi nga, ba't mo sinabi yun? Nadala lang po ng ano ko po. Anong role ni Christine doon? Nung hindi niya po pinigilan, Kapitan, yung mga manggalait, hindi lang po ako yung inedit doon, Kapitan, kundi may ibang tao pa din po. Nag-react niya siya? Inabat. Opo. Yeah. Naka-smiling po siya doon sa picture. Which is mali. Opo. Mali. Tiningnan ko po ulit, ano, Kap, hindi na siya naka-smiling. Parang tinanggal niyo na ulit yung smiling niya doon. No, wala akong tinanggal. Wala akong ni-remove. Huwag kang magsalita ng labag sa akin. Paulit-ulit, ang purpose ng GC is to give instant update para sa COVID. Hindi ko maintindihan bakit mo ako... Ako yung dinidiin mo, Mark. Dapat pinaliwanag mo sa kanila na yun ang purpose. Bakit? Bakit nagpasa pa sila doon ng mga edited picture? Dapat ikaw pa lang napigilan mo na yun. Mark, kahit mag-backread ka, sinisita ko sila kahit alam mo yan sa ugat. Una pa lang Kagawad, tinatanong ko na yung mga pangalan nila. Ayaw mo isagot kasi pinoprotektahan mo sila. Bakit sila po protektahan? Oh. Hindi. Alam mo, wala akong issue sa iyo eh. Kaso, wala akong issue. Yung nangihingi ako sa iyo. Hindi kita pinahiya, sarili mo yung pinahiya mo. Mag-isa lang ako eh. Tapos Kapitan, naghahamon pa yung boyfriend niya, Kapitan. Inad niya na daw ako, pasabi fight me. Tapos post pa rin sila ng post, Kapitan, laban sa akin. Kung ano-ano. Opo. Sino nagpo-post? Ayan po. Sinishare niya po yung mga dating issue. Nandun ka ba nung in-interview sila ni Raffy? Okay. Di ba maliwanag na in-advise sa inyo? O habang hindi kayo nag-aayos, tagilan nyo na yan? Hindi kayo sumunod? Tapos yung family niya po, Kapitan, comment ng comment ng kung ano-ano. Hindi kayo sumunod? Tinag lang din po ako doon. Ng pamilya niya, Kap. Ganito yan eh. Yung tao, ano ba si Mark? Oh, gusto mo siyang anuhin, dinrowing mo na mukhang baboy. Eh baka okay lang yun, dinrowing mo sa pader eh. Okay, nila sa papel, dinikit mo eh. Pag may nakakita, pwedeng alisin agad eh. Pero ang social media, iba.
Kahit sabihin mong sa group chat yan, hindi niya makokontrol yan kung gusto mong i-share sa iba. Sinira mo na siya sa maramihan, grupo na yun eh. Hindi lang kayong dalawa. Kayo napaka-active niya sa social media. Dapat magkaroon kayo ng respeto sa paggamit niyan. Dati niyo bang biroan niyang ganyan? Eh sana kayo na lang kasi magkakabiroan kayo. Eh, hindi naman pala siya kasama. Sinasabi mo na hindi kasama ka, ikaw ang dinidiin. Number one, kaya ka dinidiin, ikaw ang presidente doon sa asosasyon ninyo. So, pangalawa, eh, barangay official ka. Yes po, alam ko. Bilang barangay official, halimbawa ako ha, pag nakakita ko ng hindi maganda sa mga kagawad ko, kinakausap ko ng personal yan. O, kung kailangan pagalitan, pinapagalitan ko. Pinapaalis ko agad yan. So, dapat ganun ang ginawa mo. Hindi daw po below the belt yun, Kapitan. Sabi niya sa amin, nag-usap kami doon kay Prof. Leader. Yun nga, mali ni Kagawad. Mali yun, Kagawad. Actually po, ano, nagharap po kami sa Prof. Leader. Buong baba po ako, nagpakumbaba po talaga ako sa kanya, nanghingi po ng tawad. Kahit po sa pagkatapos po ng Porok Leader, nag-message po ako sa kanya directly. Sinabi ko po, in-explain ko po, inako ko na po lahat. Maski po yung side na mga to, sinabi ko na po, binaba ko po, hinubad ko yung balabal ko para sa'yo. Nagpakumbaba ako sa'yo. Ano sabi mo sa akin? Nahihiya ako lumabas sa national TV. Tama bang respond? Sabi ko, kung sincere kayong lahat, hindi nyo na ako pag-uusapan sa isa pang group chat nyo. Hindi. Bakit? Pinagtawanan nyo ako, nagpatulpo ako, nagpatulpo na si Toto. Bakit? Bakit kailangan, opo, Kapitan, kung sincere silang lahat, siya okay, nanghingi siyang tawad, pero yung iba, wala po, Kapitan. Kung sincere sila, hindi na nila kailangan ako pag-usapan pa, Kapitan. Pinagtatawanan pa nila ako. Private na po talagang gisi yun. Na hindi naman po namin alam na mayroon pong mag-i-screenshot at may magsisend sa kanya. Kayo, kung sincere kayo sa paghingi nyo ng pagtawad, hindi na kayo maghahanap ng kung ano-ano pang palusot. Sir, bakit po ba naisipan nyo na gawing katatawanan itong litrato po ni Sir Mark? Parang biruan lang po namin yun doon po. Pero close po ba kayo? Opo, nakapunta na po ako sa bahay nila. Hindi po kami close. Kasama sila junior, di ba? Inaya lang siya kasi nagiinuman kami noon, ma'am. Ah, hindi ko nga alam pangalan yun eh. Mukha lang kilala ko dyan eh. Bakit siya pa? Hindi ko pinapagtripan dyan. Kasi kakalala ko po ka, barangay po yan eh. Biruan lang po yun. Wala kayong karapatan kahit sinong tao ganunin nyo. Wala kayong karapatan kahit isa sa atin walang karapatan para babuyin. Baligtarin rin po natin yung sitwasyon. Ikaw, yung picture mo inedit natin na nilagay ng baboy, ng dragon. Ano po yung magiging reaction nyo siguro? Sa kayong po, oh, kabarangay ko naman. Tapos, siyempre, kakilala ko naman, okay lang po yun. Hindi tayo pare-parehong nararamdaman. Ugali, hindi rin pare-pareho. Hindi lang pinside po. Lalo pa, ang dami natin pinagdadaanan ngayon. Hindi nakakatawa yung gagawin nyo sa akin at sa ibang tao. Lagi nyong ginagawa yung pag-i-edit ng mga pictures na nakakatawa? Meron po akong nagawan, pero siyempre, ano naman nila yun, natatawa nga po sila eh. Alam ba, sa birthday, ganun. Hey, happy birthday, edit picture po. Diba? Hindi naman niya birthday. Nagsisisi na po sa ginawa ko po na hindi po lahat ng tao, pwede mong, opo, Mark, ano, sorry talaga kasi di ko talaga alam na magiging ganun yung reaction mo. Sobrang mali po yung akusasyon na hinayaan ko po yung mga kabataan na to na pagtawanan po siya. Nawala lang ako saglit sa group chat kasi may ginagawa po ako noon. Pagbalik ko, nakita ko na po yung edited picture. Nagsabi ako doon na hayop kayo. Alam niyo yan? Marami silang edit bago ako po. Nandun din po siya, hinayaan niya lang. Pati kila kapitbahay namin si Jonah Guillermo, nilagyan nila ng come to mama, hey babies. Dahil po ma'am yung kay Jonah Guillermo, nakausap ko na po yung anak tsaka yung nanay. Bali nagkaayos na po kami kay Purok, nablatter na rin po na tinatanggap niya po yung sorry namin na hindi na po namin uulitin. Maging aral na sa atin ito. So Mark, kung bawat isa ba sa kanila ay hihingi ng taus-pusong patawad, ay mapapatawad mo ba sila? Umulit pa sila kahit isang beses, katulong mo pa kami magdidemanda. Alam mo ka, mahal na mahal po yan si Tintin. Naiiyak ako tuwing na ano ko yung mga pinagsamahan naming dalawa, yung mga sa mga bata. Napiling ko kasi noon, parang inayaan niya na babuyin ako. Sabi ko, board member pa ako ng organization mo. Tapos, makikita ko, wala akong ginawang aksyon para sa akin. Tin, alam mo kung gaano kita nire-respeto, Tin. Pati magulang mo, nanay at tatay ko na yung turing doon. Pero sana pinag-isipan mo.
Ano mo yung nakakasama ng loob ko? Sira yung pangalan ko sa national TV. Hiningi ko yung mga pangalan nila at number nila nung ginawa mo. Ayaw mo ibigay. Sana naman lahat din, protektahan mo din, hindi lang yung barkada mo din. Tapos hanapan niyo pa ako ng issue, panlaban niyo sa akin. Anong connect nun? Si sir, karapatan niya kung ano po yung magiging desisyon niya. So kayo po, Sir Mark, kung maghingi po ba sila ng apology sa inyo, ay gaya po ng tanong ni Cap kanina, papatawarin niyo po ba sila? And magkakaroon po tayo dito ng kasunduan na once na lumabag po sila sa kasunduan na sinasabi natin. Tulong mo na ang barangay pag sa demanda sa kanila. Sige po, Kapitan. Para lang kay Tintin. Pag ako mismo nakakabasa ng alam ko namang hindi mali, tapos binabanatan pa rin ako, sumasamaan loob ko, talagang dinidibdib ko yun. Yun pa kaya na ano na mismo personal na panlalait na. So ano yan, maging ano kayo dyan, kasi maraming tatama yung sabi ni Sarati Tulpo. Maraming nabubuli na hindi nagsusumbong minsan, walang nasasabihan, nagpapakamatay. Maging responsable kasi sa social media, ha? Mark, sa akin lang. Ito, masasabi ko lang. Humihingi na ako ng pasensya para sa mga taong naapag-send ng picture about sa'yo. Kasi may mali rin naman ako na hindi ko rin naman sila naisaway kasi barkada ko sila. Ayun yung mali ko, hindi ko sila nasaway. Kaya humihingi na lang rin ako ng pasensya. Pasensya talaga sa nangyari. Sobrang humihingi na lang rin po ako ng tawad. Sana nagawa ko rin po sa'yo. Humihingi rin ako ng tawad. Yun nga, hindi nga kita kilala pero nag-comment ako ng gano'n na hindi mo ganyan. Sorry sa nagawa ko. Hindi na maulit. Aminado akong may mali ako, humihingi ako ng tawad sa'yo. Napangako namin na hindi na yun mauulit. Sorry talaga, promise, hindi na mauulit yung ginawa namin mali. Unang-una sa lahat, sorry talaga sa nagawa ko. Hindi ako nag-isip ng ng magiging kakalabasan ng ginawa ko. Sana maging kaibigan pa rin kita. Sana magkasama-sama pa rin tayo sa mga celebration, ganun. Birthday, New Year. So hindi mo na po ulitin yung ganoong trip sa ibang tao? Hindi na po. Lesson learned na? Opo. Bilang isang official, alam ko yung pagkukulang na hindi ko sila napigilan. Masabing nahayaan ko sila. Alam ko na may pusong mapagpatawad tayo, ikaw, sila lahat. Alam ko maayos lahat to. Bilang isang ehemplo ng kabataan, gusto ko sa akin manggaling na dapat magpakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamali. Oo, lesson learned. Hindi mauulit. Never mauulit talaga. Alam ni Mr. Mark Plotado, nakausap ko na siya personally, nahingi ako ng apology sa private message. Nakita niya rin kung gaano ako sincere bilang isang kaibigan. Alam ko maiintindihan niya lahat ng to. Sorry for all. Ano na lang po yung natutunan niyo kasi malaki yung naging impact nito, lalo na sa pagiging SK Kagawad niyo po. Think before you click. Sa akin naman, sa sarili ko, dapat ako yung maging huwaran. Dapat ako yung magpasunod sa mga kabataan. Diba, tingin nga yung pangarap natin sa lugar natin, diba, magkaisa. Halos magkakasama kami pag meron siyang mga tinutulong mga bata. Mabait si Tinting, kaso nagamit lang siya ng mga barkada niya doon. Wala akong ibang ano yun kasi feeling ko wala akong kakampi nun eh. Pinapatawad niyo na po ba sila sa kanilang mga nagawa? Natawad ko na sila bago pa sila humingi ng tawad kasi yun lang naman turo ng magulang kasi wala na akong nanay eh. Ako lang mag-isa sa bahay. Loner talaga ako sa bahay. Kaya sabi ko, pinapatawad ko na kayo pero kung hindi na rin maulit na sinasabi nila, okay na po ako doon. Is there a possibility po ba na kumbaga maging friends ulit kayo nila Ma'am Christine? Opo, supportado ko pa rin yung mga adikain niya sa amin doon sa Parokwan eh. Try na lang din na magkaroon kayo ng social interaction na dalawa para kahit papaano bumalik na rin yung dati niyong samahan. At tumahimik na sila, tama na yung paghahanap ng kung ano-ano pang issue, natapos na. Sabihan din nila yung pamilya nila na huwag na mangialam kasi lalong lumalaki. Yung pamilya ko hindi nangingialam sa akin. Tayo, nakaayos dito, na humingi kayo ng tawad, sincerong pagpatawad, tinanggap ni Mark. Baka mamaya rito kasi yung mga pamilya nyo, sabi nyo, sinabi ni Kapitan, nakaayos na kami, wala na kayong ha? Kayo, kumontrol doon sa mga pamilya nyo, sa mga nyo, ha? Dahil obligasyon nyo yan. Kayong gumawa ng problema eh. Naayos na. So, wag na silang makisausaw at kailangan yung dating respeto nila kay Mark, ibalik nila yon, ha? Okay?
kasunduan na si Russell ay humihingi ng tawad kay Mark Lotado at nangangakong hindi na ito mauulit. Na si Pamo Bernardo ay humihingi ng sorry sa mga nangyari at nangangakong hindi na mauulit ang ginawa kay Mark. Na si Danica ay humihingi ng sorry kay Mark Lotado sa lahat ng mga nangyari o mga na-i-post sa group chat at nangangakong hindi na ito mauulit. Na si Nash ay humihingi ng tawad kay Mark Lotado sa ginawang pag-edit sa kanyang picture at naging dahilan na siya ay pagtawanan sa group chat. Nangangako si Nash na hindi na ito gagawin ulit kay Mark at kahit kanino man. Na si SK Christine ay humihingi din ng tawad kay Mark sa mga nangyari at nangangakong magiging huwaran sa mga kabataan at nangangakong hindi na maulit ang mga nangyari. Na kung sakaling ito ay maulit, ay itutuloy ni Mark ang reklamo sa mga taong kabilang sa may kinalaman sa mga hindi magandang nagawa. Uy, ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Idol Raffy, maraming salamat po. Nagkaroon na po kami ng kasunduan dito sa aming barangay na hindi na raw po nila ulitin yung mga ginawa nila, Sir Raffy. Maraming salamat, Sir Raffy. Mabuhay po kayo. Inaaping Pilipino, dalidyan ang Diyos sama, nakamasig sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Raffy to. Dahil sa'yo, maraming mga taong bumait, marami ang natutong. Pag napulot dapat ibalik, may mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi, mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinag-